Sa inyong lahat, it's Friday again. Panahon na naman upang pakinggan ang salita ng Diyos. Dito sa Morning Devotion, si Jesus ay kasama. Patuloy nating subaybayan ang ministeryong ito. Maraming mabubuting aral ang makukuha at mapupulot upang magamit sa pang-araw-araw na buhay. Halina at ating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny De La Peña. And our topic today is about no worry. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito, sa buhay, kalakasan na aming tinataglay, O Panginoon. Bendisyonan mo ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito sa paglalahad ng iyong salita, O Diyos. At nawa buksan mo ang puso, isipan ng mga nanonood, nakikinig at patuloy na mabago ang kanilang buhay dahil sa iyong salita. Nawa ay patuloy na ibus mo mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin, siksikliglig at nag-uumapaw pa. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa awiting makalangit. Purihin po ang Diyos. Our topic today, brothers and sisters, is no worry. Yan. No worry. From the Matthew 6:34, it says, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Sa Acts 14:17, gayunman nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo sa pamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo sa pagkain, pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa Awit 37:25 sa Magandang Balita Biblia, "Mula sa pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa." Purihin po ang Diyos sa mga tekstong yang ating nabanggit. Brothers and sisters, worry is opposite of faith. You cannot feel your faith and worry at the same time. At gaano karami ang ating alalahanin ng walang batayan. Ang hindi malusog na pag-aalala ay maaring makapilay sa atin hanggang sa maging hindi tayo epektibo at hindi makayanan ang hamon ng buhay. Maaaring itong humantong sa depresyon. Nag-aalala tayo sa sakit, virus, panalapi, pamilya, mga anak, asin, asukal, yan. Hindi inasa ang panganib at marami pang iba. Grabe ang worry nito, di ba? Grabe ang ganong worry, mga kapatid. From the Longman Dictionary, describes worry as an uncomfortable feeling in the mind caused by mixture of fear and uncertainty. According to Dr. Charles Mayo, once said, "Worry affects the circulation of the whole nervous system. I've never known a man who died from overwork, but I've known many who've died from doubt." Yan, purihin po ang Diyos. Napakarami nating teksto. Sa Mateo 6:25-27, ay sabi ay ganito, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susutin ng inyong katawan.
hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapaghahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? So marami tayong mga alalahanin. Ano po? So meron tayong mga ilang tips tungkol sa pag-aalala. Number one, understand that worry won't change anything. Gumamit si Jesus ng dalawang madaling maunawang halimbawa upang ipakita na ang pagkabalisa ay walang saysay. Binanggit niya na hindi natin madadagdagan ang isang siko ang ating taas o isang oras ang ating buhay sa pamamagitan ng pag-aalala. Sinabi rin niya sa isang parallel na passage mula sa Lucas 12:26, kung hindi ninyo magawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang bagay? Mga kapatid, tiyak na ang pag-aalala ay walang magbabago. Kaya hilingin sa Diyos na baguhin ang inyong pag-iisip at palitan ang inyong pag-aalala ng pananampalataya. Second, learn to live one day at a time. Yan. Sinabi ni Jesus na may sapat na problema para sa bawat araw. Sa makatwid, dapat tayong mag-focus sa pamumuhay sa bawat araw sa pagdating nito nang hindi nababahala tungkol sa bukas. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo dapat magplano para sa hinaharap. Ngunit tiyak na nangangahulugan ito na hindi tayo dapat mag-alala tungkol dito. A quote I read says, "Planning for tomorrow is time well spent. Worrying about tomorrow is time wasted." Yan, mga kasabihan. Ano? Nakalulungkot, karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng may panghihinayang na sa nakaraan o nag-aalala sa hinaharap. Maaari ba tayong matutong magtiwala sa Diyos sa bawat araw? Sinasabi ng banal na kasulatan na siya ay isang Diyos sa araw-araw na nagpapasan ng ating mga pasanin. Yan. Third, believe that God will take care of our needs. Kung tungkol sa pagkain, inumin at pananambit, Jesus said, "Your heavenly Father knows that you need them." Sa verse 32 yun. He also used the following two simple, powerful illustration to show the Father's caring heart. Yung mga ibon sa impapawid, di ba sinabi niya? Hindi sila naghahanap buhay, eh pinakakain sila ng amang nasa langit. Mga bulaklak sa parang, napaganda at napangriringal ng kanilang kulay, dinadamitan sila ng Diyos, di ba? Kapat, seek God first. Hinihikayat tayo ni Jesus na hanapin muna ang kanyang kaharian. Yan. At ang kanyang katwiran na may katiyakan na kapag ginawa natin ito, lahat ng kailangan natin ibibigay sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salobing ito ay tumutulong sa atin na ilalagay ang ating mga puso sa pagmamahal ng Diyos nang higit sa pagtugon sa ating mga material na pangangailangan. Tinitiyak din nito sa atin na lahat ng bagay na ating inaalala ay kanyang aalagaan. Ito ay isang napakagandang patakaran na dapat sundin. Yan mga kapatid, narinig natin ang positibong aral ng Diyos. Tayo ay dapat na huwag nang mag-worry sa buhay. Huwag nating ituon ang ating sarili sa mga material na bagay kasi doon tayo mas lalong magkakaroon ng worry. We have the wisdom given by God. We have the strength and decision to make because God loves us so much.
Kung yung mga ibon, hindi nga sila naghahanap buhay, ay pinakakain sila ng Diyos na nasa langit. Maging ang mga bulaklak sa gubat, napakaganda. Binibihisan sila ng Diyos. Mas lalong higit tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya no worry, basta tandaan, si keepers the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yan. O siya nga pala, shout out sa lahat na may mga birthday this week. Pagpalain na tingatan kayo ng Diyos, gayon din ang mga nagdaraos ng kanilang anibersaryo ng kasal. Yan, pagpalain kayo ng Diyos. Tayo'y manalangin, o Diyos na mga pangyarihan sa lahat, pagpalain mong lahat na may mga karawan sa linggong ito, ingatan at pagpalain sila, gayon din ang mga nagdaraos ng kanilang mga anibersaryo ng kasal. O Lord, Ikaw ang manguna, patubayan mo sila, at nawa yung may mga karamdaman, pagalingin mo sila, O Lord, by Your power and Your glory, O God. At patuloy na bigyan ng hanap buhay ang iyong mga anak upang makatugon sa lahat ng pangangailangan sa kanilang pamilya, sa iglesia at sa lipunang aming kinagagalawan. To God be the glory. This our prayer in Jesus' name. Amen. Yan. So brothers and sisters, dumating na naman ang pansamantala nating pagtatapos ng ating munting devotion. Sa umagang ito, si Jesus ay kasama. Pansamantala tayo magpapaalam at magbabalik tayo sa susunod na Friday. This is your servant of God, Pastor Sunny De La Peña, na nagsasabing, Sunny ang umaga! Yeah. See you next Friday! Bye-bye!